buhay natin ay sambahin ng Panginoon at mabigyan siya ng kapapurihan. Kaya naman po, every Sunday, we are studying the Word of God nang sa ganon, sa bawat oras, sa bawat araw na lumilipas ng buhay natin, tayo ay napupunuan ng katotohanan, ng salita ng Panginoon. At higit sa lahat, kung paano pa natin lalong mararanasan yung faithfulness, yung loving kindness, yung mercy, and yung love ng Panginoon. Kaya naman po, ngayong araw ay tatapusin na po natin yung pag-aaral natin sa Book of Proverbs. So, ang pag-aaralan po natin ay simula chapters 25 through 31. At ngayon po ay hahayaan natin na patuloy tayong matuto sa libro na ito kung saan hinayaan ng Panginoon na maihayag sa atin ang patungkol sa kanyang wisdom kung paano ba natin magagamit yung wisdom na ibinibigay niya sa atin. So, let's start po by reading James 3:13-17. Sabi daw po dyan, there are two kinds of wisdom. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang karunungan mula sa langit, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So, ayon po sa Book of James, meron tayong dalawang wisdom dito sa mundong ito. Worldly wisdom and godly wisdom. So, tayo bilang isang Kristiyano, dapat daw po tayo ay namumuhay sa pamamagitan ng bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Karunungan na mula sa Panginoong Jesus. Kasi kung hindi po tayo namumuhay sa karunungan o sa wisdom na ibinibigay ng Panginoon, ibig sabihin, every day of our lives, we are living according to worldly wisdom o sa karunungan na ibinibigay ng mundo. Noong diniscuss po o tinuro po ni Pastor Julius ang Proverbs po noong nakaraang linggo, marami po siyang ibinigay na practical na paraan pamumuhay or how we deal our everyday lives sa pamamagitan po ng Book of Proverbs. So ngayon po, dapat maunawaan natin na anong karunungan nga ba ang ginagamit natin? Karunungan ng Diyos o karunungan ng mundo? Kasi po ang sabi sa Proverbs 25, it is the glory of God to conceal a matter, but the glory of kings is to search out a matter. As the heavens for height and the earth for depth, so the heart of kings is unsearchable. So ibig sabihin po dito, may mga bagay na hindi inihahayag ng Panginoon sa atin. May mga bagay na hinahayaan ng Panginoon na hindi natin maintindihan. Dahil sa mga oras na hindi natin naintindihan, doon po pinapalakas ng Panginoon ang ating pananampalataya. Because our faith best functions when we don't know the certainty of things. Kasi kung alam po natin ang lahat ng mangyayari sa buhay natin, hindi na natin kailangan ang pananampalataya. Hindi na natin kailangan ang guidance ng Panginoon. Hindi na natin kailangan ang karunungan ng Panginoon. Kaya naman po, hinahayaan ng Panginoon na may mga bagay na tanging siya lamang nakakaalam. Ang sabi nga po sa Deuteronomy 29:29, there are things na hindi hinahayaan ng Panginoon na malaman natin. There are things na hinahayaan niyang hidden, nakatago. Dahil tayo pong mga tao, marami tayong curiosity sa buhay and sometimes our curiosity leads
para tayo ay mapahamak. Maraming tao ang nagtatangka ng matuklasan kung ano pa ang mga bagay na kayang gawin or abilidad ng mga tao. And wala pong masama kung walang napapahamak. But there are some discoveries or there are some experiments or innovations sa mundong ito na maraming nasa-sacrifice, na maraming collateral damage, maraming mga nasisakripisyo na mga buhay, maging tao o maging hayop man or maging environment man po. Dahil ang siyensya ay patuloy na dinidiskubre ang mga bagay na patungkol dito sa Earth. But ang Panginoon, alam niya ang lahat. At hayaan natin na kung tayo man ay mag-discover pa ng mga bagay patungkol sa buhay natin, let's discover the mystery of our lives na merong guidance ng wisdom mula sa Panginoon. But sabi nga dito, the glory of kings is to search out matter. So iba naman po yun kapag yung king or yung mga leaders, dapat po yung mga leaders natin o yung mga namumuno ay alam ang nangyayari sa kanyang pinamumunuan or sa kanyang governance. Kasi ang leader po dapat ay alam ang nangyayari sa mga miyembro nito para nang sa ganon alam niya kung paano tumugon sa problema o sitwasyon na kinakaharap. But again po, life is a mystery and we don't need to know everything. Because when we know everything, hindi na natin kailangan ng pananampalataya. Kaya tayo nabubuhay dito bilang anak ng Diyos ay para lalong umangat ang pananampalataya natin. So, ayun po ang wisdom na kailangan nating maintindihan. So, sabi nga rin po dyan sa verse 8, do not go out hastily to argue your case. Otherwise, what will you do in the end when your neighbor humiliates you? Argue your case with your neighbor and do not reveal the secret of one another. Or he who hears it will reproach you and the evil will report about you will not pass away. So, ang wisdom po na ibinibigay dito sa libro na ito ay kapag may mga matters po sa buhay natin or sa pamilya natin or sa kapitbahay natin or sa mga taong kakilala natin, hayaan natin na i-discuss po natin yon within ourselves. Hindi na kailangang makalabas pa sa Facebook, hindi na kailangang makalabas pa sa mga kapitbahay dahil it is wiser to try to work things out privately than we deal matters publicly. Dahil po sa social media ngayon, maraming privacy po ang nahihimasukan. At marami ring mga tao ang hinahayaan na mapasok ang kanilang privacy because they post everything on social media, especially on Facebook. Dito po sa Pilipinas, or sabi nga po sa survey, ang Pilipinas ay isa sa maraming tao na gumagamit ng Facebook. At sana po, sa innovation na ito, na binigay ng mundo, gamitin po natin ito ng may karunungan. Hindi lahat ng bagay na may problema ay ipinopost po natin sa Facebook. Maraming pagkakataon, nakakalungkot po ang mga pag-aaway ng mga mag-asawa, pag-aaway ng mga magkakaibigan, pag-aaway ng bawat isa ay lagi pa pong nakapost sa social media o lahat pa po ay nakakaalam na dapat tayo mga Kristiyano, kung may problema po tayo sa ating kasamahan, hayaan po natin na dumulog tayo sa panalangin sa Panginoon, humingi tayo ng karunungan on how are we going to deal those things. Kung paano natin maipapakita sa kapatiran natin na we are humble enough para makinig, para magpatawad, para magpakumbaba, at higit sa lahat para maunawaan ang sitwasyon ng kapatiran. It applies also to our family members, to our close friends, sa ating trabaho. Huwag mo nang hayaan na yung problema mo sa katrabaho mo ay dumating pa sa ibang team, sa ibang department, na kung kaya nyo namang maresolbahan na iyon among yourselves, hayaan na natin. Dahil, again, we should be living according to the wisdom of God. Dahil, lagi pong merong wisdom ang mundo na ibinibigay, which is laging madaling gawin, at laging madaling o laging maganda sa paningin na dapat
abrupt na dapat on the spot, ito na agad ang gawin mo. Dahil yun ang binibigay ng mundo, instant fix, kumbaga. But God wants us to go through the process of being humble for us to know or for us to really gain His wisdom. So, it's wiser to work things out privately than to humiliate other people publicly. Sana po tayo mga anak ng Panginoon ay hindi na tayo ng chismis. Hindi na natin pinapalabas yung mga bagay na dapat naman talaga ay kinikip na lang natin within ourselves. Ano ang motibo natin? Kung bakit pa natin ikinukwento sa iba? May maitutulong ba yun? Nagkakaroon lamang po ito ng negative effect sa inyong relationship. Dahil ang mga taong walang alam ay patuloy na makikisaw-saw at patuloy na magpapahaba lamang ng issue. So it's better to keep and try to work things out within yourselves. And kung hindi nyo kaya with the guidance of your leader, guidance with your spiritual father, mother, or pastor. So, kaya naman, patuloy tayong mamuhay ayon sa karunungan ng Panginoon. Sabi nga po dyan sa chapter, sa verse 11 and 12, like apples of gold in settings of silver is a word spoken right in right circumstances. Like an earring of gold and an ornament of fine gold is a wise reprover to a listening ear. So, kung meron tayong sitwasyon na kailangang resolbahan, we need to be wise to choose the right word to say sa sitwasyon na meron tayong kinakaharap. Dapat yung word of encouragement natin ay maging timely. Meron po akong napanood dati na sabi daw, kapag ang isang tao ay may pinagdadaanan ng depression, huwag mong sabihin na alam kong pinagdadaanan mo. Dahil the truth of the matter is we don't know or hindi pa talaga natin naranasan kung paano ma-depress. At hindi mo talaga alam kung ano pinagdadaanan ng taong may depression. But the people na nagkakaharap ng depression or anxiety sa buhay, ang kailangan nila ay support system na alam nila na may taong makikinig sa kanila at may taong makakaunawa sa kanila. At higit sa lahat, ang kailangan nila ay payo ng isang legal na doktor para sa kanilang mental treatment. Dahil ang depression po ay isang malalim na paghihilom ng puso at ng isipan at ng kaluluwa ng isang tao. And if we don't know what to say, at nilapitan tayo ng ating kasamahan, kaibigan, sapat na po na alam nila na nandyan tayo, na nakikinig tayo. Minsan po kasi, imbis na makinig lang po tayo, mas marami pa po tayong nadadagdag na negative words or toxic words sa tao na gusto nating matulungan. Sometimes tayo po yung laging mas nauna pang nagsishare ng mga negative things. Eh yung tao nga na yun, gusto ko niya na makausap ka para ikaw ay makinig. Sapat na po na tayo ay nandun at alam niya na nakikinig tayo. Sometimes too much word or too much, when we try to please him or her na gusto mo lang na makita na I'm a woman of wisdom, na kaya kitang mabigyan ng payo. But let's be wise to have a timely encouragement sa tamang panahon. Yun po ang sinasabi dito sa verse 11. So, let's move on po sa verse 16. Sabi dyan, have you found honey? Eat only what you need, that you not have it in excess and vomit it. So, dito po pinapakita ng Book of Proverbs is to have a balance. Everything that is too much is not good. Everything na hinahayaan natin na tayo ay ma-overcome ng or ma-overwhelm ng mga bagay-bagay sa buhay natin ay hindi nakakabuti. Ang honey daw po, kapag nasobrahan ka ng kain, di ba ang honey matamis po? So, sobrang tamis nito kapag nilaklak mo siya or kinain mo siya ng sobrang dami, ikaw ay masusuka. Pero dapat tayo daw po makita natin na ang mga bagay sa mundong ito, we have to take it with a balance sa buhay natin. Kunwari po,
if you are working for your family, don't exhaust your body na hinahayaan mo na na ikaw na ang nagkakasakit dahil iniisip mo kailangan kong kumayod ng kumayod. Kailangan nating ang ating katawan is our wealth. How are we going to work and how are we going to provide to our family, to the ministry, if our body is not healthy? Kapag lagi tayo nagkakasakit, nahahadlangan nito yung mga bagay na dapat ginagawa natin. Bakit? Dahil yung wisdom, nasaan ang wisdom? Huwag tayong magtrabaho ng too much na hindi mo naman na oras ang pagtatrabaho, magtatrabaho ka pa. And then kapag nag-overfatigue ka na, dun mo na ma-experience yung masistress na po tayo. Dun na natin makikita na nakakapagod na ang magtrabaho. Na dapat po, everything has a balance. Na kahit nagtatrabaho tayo, na-enjoy pa rin po natin yung trabaho natin. Na kahit nagtatrabaho tayo ng 8 hours a day, kailangan yung balance, meron pa rin po tayong panahon para magsaliksik sa salita ng Panginoon. Ako po, dahil panggabi po ako, from 11 p.m. to 8 a.m., tulog po ako niyan ng umaga hanggang alas 2 or alauna ng hapon. And from 1 the afternoon hanggang 7, dun po yung time ko para magsaliksik sa Panginoon. Para magkaroon pa rin po ako ng oras at mabalance ko pa rin po yung buhay ko. Hindi lang ako puro trabaho or puro ringgala. Everything has to be balanced nga po. So, hayaan natin na wag nating i-overwhelm yung sarili natin sa mga bagay na, especially mga negative things po. If everything na nakririnig mo, nakikita mo ay negative na, ialis mo yung sarili mo muna doon sa environment na yon, o sitwasyon na yon nang makita mo at makahinga ka. Breathe para mas lalo makapag-function yung isipan mo, yung puso mo, yung kaluluwa. So, hayaan natin na mamuhay tayo na merong balance. Sabi rin po dyan, there is wisdom in working and still finding enjoyment in life. Wisdom in laboring for the kingdom but also taking time to rest in the embrace of Christ. So sometimes po, kapag tayo are on fire po tayo. For example, we had a victory sa ministry natin. Kunwari sa music team, sa children, sa kitchen. Kapag napuri tayo, uy, ang galing mo naman. Uy, ang galing ng ginawa mong ganito. It uplifts our spirit. And sometimes, because we want to sustain yung status mo na yun na napuri ka, na magaling ka, you will work on something. Pagpapagalan mo yung isang bagay na ang motivasyon mo na is to be praised by other people na naman. And you want that victory again to happen. But sometimes, hindi na yun kalooban ng Panginoon na instead of resting and instead of seeking again yung leading ng Panginoon or yung purpose ng Panginoon sa season mo na to, you will keep yourself busy again doing different kinds of ministry. So that's the balance po. Di ba po lagi sinasabi ni Pastora Grace na sa isang simbahan or ministry, sa samahan po natin dito, hindi po tayo napupuno ng puro activities. Dahil kapag puro tayo activities, ang napapagod po nun ay ang physical natin. And kapag hindi po natin na-meet or di po tayo na-satisfy sa ginawa natin, sa pagpaplano natin, bumababa na naman po yung spirituality natin or yung confidence mo sa sarili mo dahil you failed on that matter. Dahil pinapakita naman ng Panginoon na hindi ko naman talaga yan kagustuhan. So everything has to be balanced. And ito po sa mga magkakapitbahay, nasa Proverbs din po pala ito. Ang sabi diyan, let your foot rarely be in your neighbor's house or he will become weary of you and hate you. Yung sabi na araw-araw ka nang nasa kapitbahay, gusto naman ni kumare nasa kapitbahay ako lagi. Yung pagmulok pa lang ng mata natin, nasa kapitbahay na tayo, anong ginagawa?
nakikipagchismisan. Yung hindi pa natin nagagawa yung gawaing bahay, nasa kapitbahay na. Ang galing po no, nasa salitaran nyo ng Panginoon, na huwag nating hayaan na maging habit na natin na araw-araw ay nasa kapitbahay tayo. Sometimes it's good to visit our neighbors, but again po, huwag nating sanayang ating sarili dahil baka naman ang kumari mo or kapitbahay mo, anong tawag doon? Yung he's trying to, ano na lang po, na i-cater ka, kasi nandyan ka na naman. Na, nandyan na naman siya. Sige, imbis na aalis, o baka naman nakaistorbo ka na, ayong dahil mo pang kwento. So, minsan nakaistorbo na po tayo sa oras ng ibang tao. Kaya, sabi sa Proverbs, let your foot rarely be in your neighbor's house, or he will become weary of you and hate you. So, baka naman po doon na tayo nag-aalmusal, doon na tayo nagpapananghalian, at doon na tayo nag-ahapunan. At yung mga gawain nating responsibilidad natin sa ating pamilya at sa ating tahanan ay hindi na natin nagagawa dahil inuuna pa natin ang pangangapit bahay. And sa mga kababaihan po, or sabi natin sa lahat, sabi dyan sa verse 24, it is better to live in a corner of the roof than in a house shared with a contentious woman. Pag sinabi natin contentious woman po, ito po yung ay madaldal, lagi nagkukos ng away, nagkukos ng issue. So, tayo po bilang mga Kristiyano, mga kababaihan, mga kananayan, mga ate, mga tita, mga ninang, ano pa po, dapat po tayo ay maging isang babae na gustong makasama ng asawa sa bahay, na pipiliin ng asawa ng pamilya na uwian kesa yung babae or tao na ayaw makasama sa loob ng bahay. Sabi dyan, it is better to live in a corner of the roof. Mas gugustuhin pa daw pong tumira sa taas o sa bubong ng bahay kesa makasama yung tao o yung babae na napakaingay or napakadaldal. And I hope po na tayo po dito bilang isang Kristiyano again, tayo po ay magkaroon ng puso na meron lagi mapagpakumbaba, mapayapa, at hindi laging nagbubunga nga. Na pagbulat pa lang ng mata ay puro na tayo pagtatalak po sa ating pamilya. So let's be a woman. Mamaya po sa Proverbs 31, madidiscuss po natin yon. So hayaan po natin na tayo ay maging isang tao na gugustuhin na makasama dahil may kapayapaan sa loob ng bahay. Sa verse 27 po, it is not good to eat much honey, nor it is glory to search out one's own glory. So ito po yung sinasabi ko kanina na doing too much will wear you out, and doing too much of anything will give you something na hindi ka na nasasatisfy dahil mapapagod ka lang. Sabi dyan, nor it is glory to search out one's own glory. Kapag tayo po ay laging merong gustong patunayan sa ating sarili, we are becoming prideful na po. So ayaw po yun ng Panginoon na tayo po ay maging prideful dahil if we have pride, doon po lahat ng gagaling yung mga bagay na hindi nakaka-please sa Panginoon. So, let's move on po sa Proverbs 26. Dito po sa Proverbs 26, ito po ay paulit-ulit na sinasabi dito yung paggamit natin ng wisdom appropriately. Sabi sa verse 4 to 5, do not answer a fool according to his folly, or you will also be like him. Answer a fool as his folly deserves, that he not be wise in his own eyes. Alam niyo po yung sabing, lagi natin na-encounter na, huwag mo nang patulan yan. Pag pinatulan mo yan, dumababa ka lang sa level niya. Di ba lagi po natin yung naririnig na huwag mo nang patulan yan. And sometimes it is wise to keep our mouth shut and huwag na nating i-level pa yung init ng ulo natin
Dahil wala pong mangyayari, magka-clash at magka-clash lang po talaga ang bawat isa. So, let's not answer a fool according to his folly. So, kung maingay na yung kausap mo, huwag ka nang mag-ingay. Tayo po ay tumahimik na lamang. Dahil kapag nanahimik na tayo, kusang magsasubside po yung burst of emotion ng taong yun. And sabi rin po sa verse 20, for lack of wood, the fire goes out, and where there is no whisperer, contention quiets down. Patungkol pa rin po ito sa mga tao na mahilig mag-share or sabihin na natin, mang-chismis sa mga kapwa nila. Sabi dyan, for lack of wood, the fire goes out, and where there is no whisperer, light charcoal to hot embers, and wood to fire, so is a contentious man to kindle strife. The words of a whisperer are like dainty morsels, and they go down into the innermost part of the body. Ano po ba ang magandang na itutulong kapag yung private life ng isang tao ay pinapakialaman pa po natin? At bukod doon, tayo pa po ay nagkukos pa ng negative issue sa buhay nila. Ano po ang mabuting na idudulot ng pangchichismis? Na hindi ka naman na po involved, gusto mo pang ma-involve? Kapag wala pong sabi dito, pag walang wood, walang apoy. So kung walang nang chichismis, walang gulo. Kung walang nagbibigay, kasi pa paano chichismis po tayo, it's either nadadagdagan or nababawasan ang sinasabi o kinikwento po natin sa ibang tao. Kaya sana po tayo iwasan na po natin yung pangchichismis or iwasan natin na ibalik yung mga kasalanan na nagawa or yung mga past mistakes. Kasi si Jesus Christ nga po, once we repent, hindi niya na maalala yung kasalanan natin. Pero tayo kapag nagawan tayo ng kasalanan, paulit-ulit pa rin natin binabanggit sa kanila, paulit-ulit pa rin. I remember sabi po nun ni Pastora Grace sa isang mag-asawa, kapag nagkamali yung isa, kapag pinatawad mo na yung asawa mo, either yung babae o yung lalaki, wag na wag mo nang ibabalik yung kasalanan nagawa ng asawa mo. Dahil kapag ibinalik mo na naman yun na ikaw nga na ginawa mo to ganyan-ganyan, uulit lang na naman daw po yung magiging problema. So once we have forgiven a certain person, wag na tayong mag-look back, wag na natin ibalik yung mga bagay na tapos. Dahil kapag ginawa po natin yun, ibig sabihin, hindi pa rin po talaga natin sila napapatawad. And sa Proverbs 27, sabi dyan, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Maraming mga fortune teller ang laging nagbibigay ng propesiya na ito ang mangyayari sa mundo, ito ang mangyayari sa business, ito ang mangyayari sa Pilipinas, ito ang mangyayari sa economy, sa agriculture. Marami pong nagpo-prophesy kung anong mangyayari, but hindi po dapat natin yung ginagawa dahil ang may alam lamang po ng lahat ng mangyayari patungkol sa buhay natin at sa mundong ginagalawan natin ay ang ating Ama lamang sa langit. At dahil if we continue to boast and if we are always sure of our future, nasaan ang pananampalataya natin? Ibig sabihin, kapag sure na tayo sa future natin, and sometimes kinukuha natin yung assurance natin, if we know na we have enough investment, if we know that our business is thriving na, if we know that our family or our relationship ay okay, walang problema, and we boast our tomorrow na okay na ako. But sometimes, dapat po hindi natin hinahayaan na lagyan na ng period ng isang bagay kung ang layunin pa lamang ng Panginoon sa buhay natin ay lagyan pa lamang ng kama. Ang kama po ibig sabihin may kasunod pa yon. Pag nilagyan na natin ng period, ibig sabihin tayo na ang Diyos ng buhay natin kasi sigurado na tayo na yung anak ko meron na yung educational plan, okay na magiging future niyan.
who knows what will happen to your son, or who knows what will happen to your investment. And kapag doon natin inilagak yung hope natin, and ipananampalataya natin na okay na ako may investment na, okay na ako may bahay na, may pamilya na, may sasakyan na, lahat, everything meron na, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. And when that time comes na akala mo sure ka na sa buhay mo, sa future mo, when it begins to crumble down, doon na naman po tayo pupunta sa Panginoon at hahayaan naman natin na sisihin natin ang Panginoon. Dahil inilagak natin yung assurance natin sa material na bagay, hindi sa future na inilalaan ng Panginoon. So, sabi nga po dyan sa James 4:13 to 14, if the Lord wills, they will do this or that. So, kapag sinabi natin na, oo, a-attend ako, pero wala ka naman palang planong umattend o in-invite ka, huwag mo na lang sabihin na umattend ka. I-refuse mo na yung invitation kung alam mo naman talaga na hindi ka pupunta. So, kung alam mo na yung meron kang appointment, huwag na nating paasahin dahil oras at respeto natin sa taong kausap natin yung kailangan nating ma-earn. So, let's not boast about tomorrow because only God knows what will happen to us. And sa verse 2, let another praise you and not your own mouth, a stranger and not your own lips. Ito po sa Tagalog sa atin, sabi niyan, huwag mong buhatin ang sarili mong bangko. Diba po yung mga taong masyadong malalakma, hahangin, o sabihin natin mayayabang. Lagi natin sinasabi, nang lakas naman ng hangin dito. O huwag mong buhatin yung sarili mong bangko. Ibig sabihin niyan, dapat tayo ay maging humble. Sa mga estudyante, if you are having a good grades, if you are excelling in your academics, in your school, don't look down sa mga classmates mo na mabababa. And don't bully them kung alam mo na sila ay nangungulelat. But instead, if you have the wisdom and the knowledge and understanding of a certain subject or matter sa school nyo, why don't you help them or help that person and be a helping hand? Ganon din po sa ating mga katrabaho, sa ating pamilya. At hayaan natin na sa ating ginagawa, tayo ay papurihan at maibalik ang kapapurihan sa Panginoon. Ako po, every time na may nagpipray sa akin, hindi ko po alam yung ano i-re-respond kapag pinuri ka. Pinuri po ako, minsan po tahimik lang ako dahil hindi ko alam yung i-respond ko. Pero dapat po, glory to God or praise God sa ganong bagay. But sometimes, if sinisink in ko yun masyado may nagpuri sa akin, mag-keep on repeating yun sa isip ko and then nakakalimutan ko na the glory only belongs to God. Na kaya ko naman nagawa yun ng maayos dahil sa Panginoon. Especially po sa trabaho namin na if we are working with integrity and credibility and with excellence sa trabaho natin, makikita po yun ng mga ka-opisina mo, ng manager mo, ng supervisor mo. And when that time comes na pinuri ka, hayaan mo na ang kapapurihan ay sa Panginoon lamang at makita nila na ay Kristiyano to. And sometimes, or most of the time, kapag nalaman ng mga tao na Kristiyano to, taas ang expectation sa atin na if we are Christians, we should be doing things accordingly. We should be doing things with integrity. And nakakalungkot lamang po, meron po akong kilala na katrabaho ko. He is a Christian, but his life, his testimony is not reflecting Jesus Christ in his life. And ayoko pong nako-compare na Kristiyano to, pero bakit ganito siya? Bakit ganito ka? Ayoko pong nako-compare sa kahit anumang bagay. At masakit po na pag ang ibang tao nakakita ng dalawang Kristiyano at nakita na magkaiba ang bunga, they will start to question why. And dapat po tayo mga Kristiyano, every time na tayo ay nasa labas, dapat po ang nakikita ay si Jesus Christ. Dapat po ang napaparangalan ay si Jesus Christ. And when you are doing things, hayaan natin na tayo ay magpakumbaba. Huwag natin dalhin yun lagi na magaling ako.
matalino ako, maabilidad ako. Dahil the moment na we always carry that and we always bear yung pagpiplease ng mga tao or yung mga praises ng tao, the pride ay mag-uugat po yan sa atin. So, let another praise you and not your own mouth. So, sa mga achievements po natin, we should not be living according to the approval of other people. So, sa verse 5 po, better is open rebuke than love that is concealed. Alam na po natin to. Lagi natin to na mas maigi pa na tayo ay i-rebuke ng mga mahal natin sa buhay, ng mga kapamilya natin, ng mga kapatiran natin, kesa naman hinahayaan lang tayo na gawin yung mga bagay na nakakasama na sa atin at hindi tayo itinutuwid, hindi tayo dinidisiplina. So, there is a time to correct a person or challenge his thinking, but it should be done in private if at all possible. Kagaya po ng sinabi ko kanina, if you are rebuking someone, if you are disciplining someone, let's discipline them privately than publicly. Kasi if we do it publicly, ano yung motibo natin? Gusto nating mapahiya? O hindi tayo naging wise na dapat kung gusto natin mag-correct ng isang tao, let's correct them privately. Tayong dalawa lang o may isang tao na witness. Dahil kung patuloy natin siyang i-correct publicly, hindi niya ma-feel na you are caring for him or for her. Ma-feel niya na gusto mo lang siyang mapahiya. Ma-feel niya na hindi genuine yung care mo sa kanya, but instead, gusto mo lamang siyang mapahiya sa ibang tao. Kaya, when we correct, let's use the wisdom of God how to correct people. Sabi po sa verse 6, faithful are the wounds of a friend, but deceitful are the kisses of an enemy. Alam naman na po natin to na mas maigi pa na tayo ay masaktan ng mga kaibigan natin or masaktan ng mga pinagkakatiwalaan natin kesa naman tayo ay napapalibutan ng mga tao na hindi naman tapat, hindi naman genuine yung care nila sa atin, na hindi naman talaga nila gusto yung mga bagay na ginagawa nila because they have hidden motives sa atin. So, let us be people who know how to deal things sa buhay natin. And sabi dyan sa verse 11, be wise, my son, and make my heart glad that I may reply to him who reproaches me. So, sabi dyan, be wise. Let's be wise sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Nang sa ganon, ang ating Ama sa Langit ay nalulugod sa atin. If we are living according to His wisdom, to His purpose, to His will sa buhay natin, nalulugod po ang Ama natin sa langit. And then, sabi po sa verse 17, iron sharpens iron, so one man sharpens another. May mga tao po talaga na sa buhay natin, hinahayaan ng Panginoon para tayo ay kiskisin, para tayo ay mapuro pa sa buhay natin. But sometimes, yung tao na pinadala ng Panginoon ay ayaw natin tanggapin at nagagalit pa tayo. Ayaw natin mag-submit sa proseso ng binibigay ng Panginoon. And always remember, sabi, iron sharpens iron. Kahit kapwa na natin Kristiyano yan, kung hindi mo gusto ang ugali, look at yourself, ibig sabihin, may something na dinideal din ng Panginoon at ginagamit lamang ang taong ito para ma-expose yung puso mo. So sabi, so one man sharpens another. Let's use each other or hayaan natin na ang bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano, tayo ay patuloy na mapuro sa pamamagitan ng kanya-kanya nating abilidad, kanya-kanya nating prinsipyo. Dahil alam naman natin na hindi tayo pare-pareho ng isip, hindi tayo pare-pareho ng kinalakihan. Pero may mga bagay na hinahayaan ng Panginoon na madali yun kung hindi mo tanggap ng isang bagay. So, iron sharpens iron. So, one man sharpens another.
It is also why being around other wise people can be beneficial to one's heart, mind, and soul if any humility is present. So, let's be wise po kung kanino po tayo sumasama. Kung kaninong companion po tayo sumasama. If we know na ang grupong ito or ang taong ito ay hindi naman nakapagbigay sa atin ng mabuti, why do we keep on coming to that person or joining sa grupong ito, especially sa mga kabataan? Okay, sa mga kabataan, alam natin na dahil sa social media, akala ng mga kabataan kung ano yung nakikita nila, kung ano yung norms na nakikita nila ay tanggap. Pero maraming pagkakataon na kung ano nakikita yung sa social media, hindi iyon ang kaparaanan ng Panginoon. So better pa rin na kung meron kayo mga kasamahan sa church, yun ang samahan nyo, kesa yung mga kaibigan nyo na alam nyo na hindi naman kayo matutulungan para mapalago ang inyong lakarin sa Panginoon. So, kung ikaw man ay nandoon sa isang group na ito and you have God, you know the Word of God, why don't you influence that group? Pero huwag mong hayaan na ikaw ang ma-influensyahan. At kung hindi mo kaya, hayaan mo ng Panginoon ang umalis o ialis ka sa ganoong sitwasyon. And sabi po sa verse 19, as in water, face reflects face, so the heart of man reflects man. So kung ano daw po yung puso natin, ano yung nasa puso natin, magre-reflect yun kung ano yung ginagawa natin sa buhay. If every time we have wrong motives to other people, then makikita ng mga tao na lagi kang merong gustong gawing masama sa kanila. Kasi kung ano yung nakikita ng tao sa'yo, it only reflects what's inside of you. Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, it reflects kung sino si Jesus Christ sa buhay mo. And sana po, I pray na every time we do things, every time we decide, every time we mingle to other people, yung nagre-reflect po sa buhay natin ay yung bunga ng banal na Espiritu Santo. At kapag yung bunga na yun ng Holy Spirit ay patuloy na namumulaklak sa ating buhay, ang kapapurihan ay sa Panginoon lamang. And sabi po dyan sa verses 23 to 24, ito po daw kung paano tayo mag-manage ng resources natin. Ang sabi, know well the condition of your flocks and pay attention to your herds. For riches are not forever, nor does the crown endure to all generations. When the grass disappears, the new growth is seen and the herbs of the mountains are gathered in. The lambs will be for your clothing and the goats will be bring the price of field and there will be goat's milk enough for your food, for the food of your household and sustenance for your maidens. So, riches come and go. Alam na alam po natin yun. Wealth is fleeting. Ibig sabihin, hindi porket mayaman ka na or hindi porket nasa magandang sitwasyon ka na, it's kagaya po na sinasabi ko kanina, do not boast your tomorrow. Dahil yung pera mo ay hindi yun makakapag-save sa'yo kung kapag dumating na tayo sa panahon na tayo ay ititest na. Wealth is fleeting and positions of power tend to come and go as well. Kung nag-i-aim po tayo na rumangya ang buhay natin, i-aim po natin na sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Dahil marami po sa mga mayayaman ngayon, yes, they are wealthy, but something is missing sa buhay nila. And napaka-few ng mga taong bilyonaryo at mayayaman na nasa sentro ng puso nilang Panginoon. And they gain that wealth because of the wisdom of the world. And ano ang sabi? Sabi kanina sa James, ang wisdom na nanggagaling sa mundo at ang tao na ang wisdom ay nanggagaling doon, hindi talaga siyang marunong. Dahil the Bible called them foolish because they are living according to the wisdom of the world. So hindi po natin masisisi ang mga tao na mayayaman. Hindi natin sila
Hindi natin masisisi na bakit sila yumaman, ako mahirap, bakit sila umangat na sa buhay, ako nandito pa din. Let us stop comparing our lives sa mga taong ito. Dahil tingnan mo pala ang pundasyon ng buhay natin at pundasyon ng buhay nila. Iisa ang makikita mo. Always ask yourself, are they living with God or according to the Word of God or hindi? And kung hindi, huwag ka na mag-aksaya na kaawaan mo pa ang sarili mo dahil dun pa lang si Kristo pa lang panalo na tayo sa buhay natin. So, sabi dyan, sa spiritual fruit din po natin, result daily investments made and service done kaysa yung mga malalaking achievement na ginagawa natin. Kagaya po nung nabigay kong example kanina na once we receive praises from other people, gusto natin sunod-sunod na agad yun. But kailangan daily po natin nakoconquer yung inner man natin dahil kailangan natin maging faithful sa mga maliliit na bagay na ipinagkakaloob ng Panginoon at hindi dapat ito maging basihan na sa estado natin sa buhay. What we have right now is what we need because we know that our needs ay binibigay ng Panginoon. Sabi nga, di ba, sa panalangin ni Jesus Christ, give us our daily bread. Daily bread, hindi yung pang isang buwan, hindi pang isang linggo, but Jesus Christ asked, give us our daily bread. So, yun po, do not put your security sa pera or sa investment mo. But let your security be anchored sa Panginoon lamang. So let's move on po sa Proverbs 28. Sa Proverbs 28, sabi dyan, better is the poor who walks in his integrity than he who is crooked, though he be rich. So sabi dyan, better is the poor who walks in his integrity. Dapat po tayo mga Kristiyano, tayo po ay namumuhay ng may integridad at credibilidad na dapat tayo ay napagkakatiwalaan. Hindi tayo nagsisinungaling in every aspect sa business pa natin, sa trabaho natin, sa eskwela natin, sa pamilya natin. Dapat we are Christian with a testimony na we have integrity and credibility and the joy and the wisdom of the Lord ay sapat na at higit pa kaysa sa mga wealth na binibigay ng mundo. So, sabi sa verse 20, a faithful man will abound with blessings, but he who makes haste to be rich will not go unpunished. A faithful man will abound with blessings. So, always remember po na yung blessings po natin bilang isang Kristiyano ay hindi lamang nakikita sa estado ng buhay natin na kung tayo ay may masagana bang pera o wala. But the blessing na meron tayo ay si Jesus Christ, yung kapayapaan niya, kaluwalhatian niya, yung kagalakan sa buhay natin. Those are the blessings and it's also a blessing na we are living a healthy life, a healthy relationship sa pamilya natin and sa kapwa natin Kristiyano, it's a blessing. Don't always compare your status to other people because it will just bring you dissatisfaction sa buhay natin. So, sa verse 21 sabi, to show partiality is not good because for a piece of bread, a man will transgress. Lagi po ito sinasabi sa atin na dapat tayo mga Kristiyano, wala po tayong favoritism. Na kung sa mga bagay sa buhay natin, dapat let's all be fair. If everything is unfair o yung environment na kinabibilangan mo ay unfair, then start being fair sa buhay mo para makita nila. So, Christians must not show personal favoritism. Hindi dahil lagi nagbibigay sa inyo ng magandang bagay or magandang nabibigay sa inyo ng gamit, ng pera, or something, favorite mo na siya. But bilang isang Kristiyano, let's be fair po sa atin lahat. Huwag tayong magbibigay ng kahit partial attention. I mean, personal favoritism sa bawat isa.
Lagi naman po itong nire-remind sa atin ng Pastoral Grace, di ba? Na hindi porket mayaman or mahirap yung members, ang laging favorite natin ay yung mayayaman. Na hindi na natin iti-treat yung mga members natin na hindi ganon mataas yung status sa buhay. But Jesus Christ treat us equally and fairly. So dapat nagre-reflect din po iyon sa atin. Because in some big churches po talaga, if you are rich, if you are wealthy, then their attention are on you. But if you are a nobody, like ka lang nasa dulo, and then they will not just even, ay, kumusta? Kumusta po? They are big. Napakalaki nila. And few people lang po talaga nagkakaroon interaction. And dito naman po sa atin, I hope naman po, hindi naman po tayo ganun kalakihan. So, when we are here every Sunday, let's greet each other. Nang sa ganun naman po, ay tayo rin po ay nakapagbigay naman ng kagalakan sa bawat isa. So, sa Proverbs 29 po, sabi diyan, a man who hardens his neck after much reproof will suddenly be broken beyond remedy. Huwag po nating hayaan na kung patuloy tayo dinidisiplina ng Panginoon, hindi po tayo nakikinig. Dahil kapag tayo hinayaan ng Panginoon sa gusto natin, hindi na po talaga tayo makakaahon doon. And a fool always loses his temper, but a wise man holds it back. So yun nga po, dapat po we have control sa emotion natin. Huwag nating sabihin na dahil galit tayo mag-burst na emotion natin. Let's calm down at saka po tayo makipag-usap sa tao. Huwag po tayong magsasabi na tayo kapag tayo ay sobrang saya at huwag rin po tayo magsasalita kapag tayo ay sobrang galit. Dahil minsan po, may mga bagay na nasasabi tayo na hindi naman po talaga natin minimin yun or may mga bagay na nasasabi tayo na hindi naman na talaga dapat natin sinabi yun. And next po is verse 25. The fear of man brings a snare, but he who trusts in the Lord will be exalted. So, yung mga tao po na nasisik ng approval sa ibang tao will always struggle to find the love of God. Kasi ang laging nag-uumapaw sa kanila is yung approval ng ibang tao because they have fear of the people. Instead, yung love ng Panginoon, hindi mahihirapan po na makita ang pagmamahal ng Panginoon if we continue to live according to the approval of other people. Na hinahayaan mo na lang kung ano yung sinasabi nila, yun yung sinusunod mo. Na kung ano yung gusto nila, yun ang gagawin mo. Let's go sa Proverbs 30. Ang sabi po dyan, si Agur po, siya po yung son ni Jake. Siya po ang nagsabi nito. Ang sabi niya, surely I am more stupid than any man, and I do not have the understanding of a man. Neither have I learned wisdom, nor do I have the knowledge of the Holy One, who has ascended into heaven and descended, who has gathered the wind in his fist, who has wrapped the waters in his garment, who has established all the ends of the earth. What is his name or his son's name? Surely you know. Dito po pinapakita na si Agur po ay so humble na alam niya na apart from him, wala siya. Apart from God, hindi niya alam ang gagawin niya at wala siyang alam kung ano ang gagawin niya. And I hope po na we come to a point na we should always remember na whenever we do things, alalahanin natin na kung hindi dahil sa Ama, hindi natin magagawa ang mga bagay-bagay na gagawa natin. Kaya huwag po tayong maging mayabang sa mga accomplishments natin. Dahil the moment na tinanggap natin si Jesus Christ, alam natin na we should not be doing things according to our own ability and strength, but only His strength and ability and wisdom and knowledge sa buhay natin. So, let's be humble at aminin natin sa sarili natin na si Lord lang naman talaga ang malakas sa buhay natin. And ito po yung gusto ko na sa Proverbs 30, ang sabi dito sa prayer niya, O God, I beg two favors from you. Basahin ko po sa Tagalog. Diyos ko, mahihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong hayaang payamanin o paghirapin sapagkat sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin
Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. So ang hinihingi niya po dito ay yung kasapatan at yung balance lang. Hindi sobrang yaman o hindi mayaman na makalimutan na si Lord, or hindi naman sobrang hirap na itatakwil niya na ang Diyos. So ang gusto niya, yung nandun siya sa gitna na alam niya kung sino si Lord, na every time na merong blessing, every time na may pagsubok, paparangalan niya pa rin ang Panginoon. Nung last week po, napanood ko po yung interview kay Ramon Tang, yung CEO po ng San Miguel Corporation. Napaka-humble niya lang din po kasi pinalaki niya po yung mga anak niya na hindi spoiled. Na kung ano po yung nararanasan ng mga ordinaryong tao, pinaranas niya sa mga anak niya. And siya po ay napaka-simple lang. But during the course of the interview, ang sabi niya, ang lagi niya lang nasa isip ay mag-work na mag-work na mag-work. Sabi ko, Lord, magpakilala ka sa taong to dahil mabuti na siyang tao eh. Mabuti siyang tao. He always wanted the benefit of other people. Kaya daw siya nagbibuild ng mga bagay-bagay para makatulong sa ibang tao. But one thing I prayed during that time is, Lord, magpakilala ka para yung kabutihan niya hindi mabaliwala. Kasi alam po natin na kahit po tayo ay mabuti sa ibang tao, kahit po meron tayong busilang ang puso natin, kung wala si Kristo sa buhay natin, baliwala po yun. Hindi po tayo tatawagin ng Ama kung wala po Jesus Christ sa atin. Kaya sabi ko, I hope na magka-encounter yung taong ito dahil napakayaman niya, but he is so humble and he is so kind. Napaka-simple niya lang po talaga. And I hope nga po na tayo, sabi niya nga doon sa interview niya, minsan daw po naiinis siya sa mga nakita niya na sa squatter area or sa mga hindi ganun kagandahang lugar na lalabas sa bahay nila, lahat naka-branded. Pero they are living beyond their means. Yung ang sahod nila ay 20,000 a month lang, pero yung expenses nila ay nasa 40,000. So, hindi na po yun wise. They are not living wisely na. Bakit po? Na-realize ko lang po na kaya tayo, we always aim for better lives, or kaya gusto natin na bumili ng mga bagay. Sometimes we say na deserve natin yun. Yes po, deserve natin to live a good life and God wants us to have a good life. But sometimes it's too much na kaya tayo bili ng bili dahil may social media. Ano ang papel ng social media? Because we want to boast sa social media na I am in this status, or I can afford things, or I can go to restaurants, or I can go to other places dahil gusto mo ipakita na ay may narating na to. Ay may masasabi na to sa buhay. And sometimes we overdo that na kahit hindi na natin kaya, nangungutang tayo para lang mag-travel, nangungutang tayo para lang makapunta or makakain sa ganito. Is it still wise? Hindi na po. Let's live according to our sahod. Or kung ano yung sahod natin, pagkasyahin natin dahil ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Sabi nga po ni Ramon Ang, pare-pareho lang naman tayo kumakain ng tatlong beses isang araw. Pero tayo pong mga hindi nasa taas, gusto natin makain ng masasarap. Yung mga mayayaman, nakakain sila ng masasarap but they don't enjoy it. Why? Because they have something inside of them na void. And tayo na nasa ganitong kalagayan, hindi man kasing mamahal ng mga kinakain ng mga mayayaman, but tayo po ay nasasarapan at nasasatisfy. Sa mga fine dining restaurants po or sa mga Michelin stars restaurant, di ba po yung masineserve nila ng mga maliliit na pagkain, napakamamahal. If you just compare sa mga kinakain natin, mas masarap pa ata yung kinakain natin kaysa sa kanila. Mas nabubusog pa tayo. Bakit? Ang binabayaran po nila ay yung pangalan ng restaurant or yung brand. But we are still eating the same food, vegetable, meat, fruits, rice. Lahat po, pare-pareho lang po tayo ng kinakain dahil ang Panginoon ay fair. Yun lamang po talaga
may mga tao na nasa taas at may mga taong nasa baba at may mga taong nasa gitna. But ang Panginoon, hindi niya po hahayaan na tayo ay mamuhay ng walang kasaganaan. Hindi kasaganaan po sa pera, ha? Kasaganahan na merong nagmumula sa Panginoong Jesus. And ayun po. So, yun po yung gusto niyang hingiin sa Panginoon. Ang sabi niya, dalawang bagay, huwag akong hayaang maging sinungaling. Because sometimes in the business, when you want to do good in your business, hindi mo hahaya. I mean, maraming pagkakataon na magsisinungaling ka. Especially sa business deals. And I hope po na sa ating maliliit na negosyo, tayo po ay namumuhay na may integridad. Na hindi na po tayo nagsisinungaling para lang sumagana ang negosyo natin or para lang matusuhan natin yung ibang tao. And sa verses 11 to 13, sabi daw po niyan, there are four kinds of men, sabi diyan, who curses his father, who pursues his own eyes, lofty eyes are his, and yung mga tao na whose teeth are like sword and his jaw teeth like knife. So yung first type po ng tao ay hindi nagiging respectful. Yung pangalawa po, yung nabablinded, hindi nila, nadideceive sila ng sarili nila, nakala nila they are doing good. Akala nila hindi sila mayabang, akala nila wala silang pride, akala nila lahat ng ginagawa nila ay mabuti. And the third type of person is look down on people, and the fourth type is yung tao na ang gusto lamang ay magbigay ng hindi magandang bagay sa ibang tao, like they want to harm people, they want to kill people. There are people na like that na hindi maganda ang nasa isip. So let's be that kind of those people. And sa verse 15 po sabi, the leech has two daughters, give. Sana po tayo mga Kristiyano, wag po tayo laging nasa isipan mo kang bibig po natin. Lagi lang tayong binibigyan. Dapat tayo po lagi ang nagbibigay. Dahil ang blessing na binibigay ng Panginoon, the blessings and the money are meant to be shared, not just to keep sa ating sarili. So wag daw po tayo maging linta. Ang leech po ay linta, di ba? Panay lang sip-sip. Dapat po tayo hindi ganun. Dapat tayo ay nagbibigay. Wag natin hayaan o sanayin sarili natin na tayo lang yung laging binibigyan. Bagkos kahit hindi mo kaya magbigay dahil alam mo na magpo-provide ng Panginoon, you give. And yung sunod po ay Proverbs 31. Ito po, very popular po ito, yung Proverbs 31 sa mga kananayan, kababaihan, mga single. Dahil po ito yung laging sinasite na dapat ganito ka, Proverbs 31. Dahil ito po yung mga katangian ng isang Proverbs 31. Sabi, she is faithful and trustworthy. She is diligent worker. She takes care of her family. She is capable and strong. She is generous and charitable. She is fearless and prepared. She is noticeably respected by others. She is modest, wise, and servant-hearted and provides for her family. So, lahat ng mabuting katangian po ng isang babae, ng isang nanay, ay nasa Proverbs 31. But sometimes po, tinitake po natin, piniflip po natin yung katotohanan sa bagay na ito. Isinulat po ito, ito po ay isang tula na advice po ito na ibinigay ng nanay po ng isang hari. Nasabi ito ang hanapin mo sa isang babae, Proverbs 31. Marami pong mga single woman or women po na they aim to be like a Proverbs 31. But hindi po nila hinahayaan yung sarili nila na magkaroon ng isang bagay para maging isang ganito. Ano yun? Is a woman who fears the Lord. Because if we fear the Lord, then out of the fear of the Lord, we become a virtuous woman. We become a woman who is kind, humble, gentle, caring, wise. Dahil may fear tayo sa Panginoon. And that's the heart of the Proverbs.
we should have the fear of the Lord. Because kung wala tayong fear ng Panginoon, we can do all things according to our own ways and according to the wisdom of the world. Kaya ang Proverbs 31, hayaan natin na una natin na hanapin or una nating i-desire is to have a fear of God. A fear of God na kung saan ino-honor natin siya, ginoglorify natin siya, and ayaw natin siyang masaktan. That's the fear of God that we should have. Marami pa po na verses patungkol po sa Proverbs 31 na magagandang katangian ng isang magulang, isang nanay sa loob ng bahay. Sabi, strength and dignity are her clothing and she smiles at the future. Sabi, she opens her mouth in wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and bless her. Ang Proverbs 31 daw po, ang mga nanay daw po, dapat tinuturuan ang mga anak patungkol sa salita ng Panginoon. That is one of her achievements dapat po is maturuan ang mga anak sa loob ng bahay na mamuhay ayon sa kaparaan ng Panginoon at ayon sa salita ng Panginoon. Dahil responsibilidad po ng mga magulang na lumaki ang anak nila na may takot din po sa Diyos. Kanino po matututunan ng mga bata kung wala po sa loob ng bahay? Kaya I admire po yung mga kananayan po natin dito sa CRCMI, dito sa ating family na alam ko po na kahit nahihirapan man na i-handle ang family but they trust in God and believe in God and have faith in God na kaya nilang i-hold yung family nila dahil si Lord ang pinangahawakan nila sa buhay nila. So, she is wise to the ways of the world but lives by the wisdom of God. Ang mga nanay daw po ay mga wais, tama po ba? And I agree. Wais po ang mga nanay, madiskarte ang mga nanay. I remember po, yung tatay ko di siya marunong mag-apply. Ang nanay ko nag-apply sa kanya. But my tatay is very hardworking. Di lang po talaga siya marunong humarap sa tao. So ang ginawa ng nanay ko, siya yung nag-discarte, siya yung nag-apply, and ang tatay ko ang pumasok. Kung sa kadiskartehan man lang po, ang nanay ko ay nag-uumapaw at ang wisdom niya po ay naroroon. I always pray na, Lord, talk to her. Hayaan mo na yung wisdom niya na meron siya, na innate sa kanya, ay manggaling sa iyo. Para naman po yung mga kapatid ko at yung mga tao sa bahay makita na yung wisdom na yun ay nanggaling sa Panginoon. I believe po talaga ng mga nanay knows best only. Mothers know best only if God is the center of her heart. Only if the wisdom that he is applying or she is applying to her heart is the wisdom from the Lord. And that's when mother knows best. Mother knows best kung si Jesus Christ ang nasa sentro nito. Kaya naman po, in conclusion, bakit po importante ang Proverbs? Dahil ang Proverbs po ay isang libro na punong-puno ng practical ways kung paano po natin napapamuhay ang buhay natin bilang isang Kristiyano, hindi according sa mundo, but according to the world. Sabi nga, let's be wise in the ways of the world, but let's live according to the word of God. Maging wise tayo sa pamumuhay ng buhay natin, but let our lives be grounded, be anchored sa salita ng Panginoon. And when we do that, we can never go wrong. So I have listed po dyan several verses. Sabi, Proverbs 1-5, let the wise listen and add to their learning and let the discerning get guidance. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Proverbs 4:5, get wisdom, understanding, do not forget my words, and swerve from them. Proverbs 8:13-14, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. Counsel and sound judgment are mine. I have understanding and power.
So, ito po ang conclusion ng Proverbs. Una, fear God, listen to God, and get wisdom only from God and to His people. So, bakit po yung fear ng Panginoon? Because when we fear God, we will live our lives in the light of His word. We will live our lives according to His standard. And we will only depend our lives according to the word of God. So, i-close ko po ito sa verse ng 1 Corinthians 3:18-20. Tandaan po natin to. Ang sabi ng Panginoon, do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become fools so that you may become wise. For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. Anong sabi po? The wisdom of this world is foolishness in God's sight. As it is written, He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows that the thoughts of the wise are futile. Tagalog po ba yun nandyan? Ah, English. Ayun po, ang sabi, do not deceive yourselves. Huwag nyo pong hayaan na ma-deceive kayo ng sarili nyo na if you think you are wise, because you are applying the wisdom of the world, then you are fool. We are fool if we are using the wisdom of the world. Ang sabi ng Panginoon, the wisdom of this world is foolishness in God's sight. Remember po, there are two wisdom dito sa buhay natin or sa buhay natin. Wisdom from the word and wisdom from God. So let's always live according to the wisdom of the word, because if we continue to live according to the wisdom of the world, then we are fools. And sa harap ng Panginoon, hindi po tayo matalino. Wala tayong karunungan, kasi ang wisdom o ang karunungan ng mundo ay hindi karunungan ng Ama. At mas maigi na mamuhay tayo ayon sa karunungan ng Ama. Dahil ang buhay natin ay patungkol sa Ama. So kaya po tayo ay patuloy na mamuhay at managana sa kasapatan ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Father God, thank you for everything that you've taught, O God. Thank you for the book of Proverbs that you let us learn and know how to be wise in the ways of the world, O God. Thank you that you have given us this book so that day by day, we will be able to know how to apply being wise according to your word, O God. And help us to meet people who are wise because they are serving you, they are following you, and they fear you, O God. Help us to know ourselves better, Panginoon, and help us not to see our lives according to the world, but see our lives according to the kingdom of your word, O God. Hayaan ng Panginoon na patuloy kaming managana sa biyaya mo, dahil ang biyaya mo ay sapat para sa amin sa araw-araw. Ang kalakasan mo ay sapat para maging kalakasan namin. At higit sa lahat, hayaan mo na kami ay patuloy na mamuhay na merong karunungan na nagmumula sa iyo, O God. And let us also be an encouragement to other people, O God, and help us, O God, to be more Christ-like, more of you and less of God, O God. Maraming salamat po, itinataas namin lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay tapat kailan pa man. Let's always remember that the faithfulness is God will last forever. So, tapos na po tayo sa Book of Proverbs. Maraming salamat po sa nakatapos ng Book of Proverbs. And next week po, Sunday, October na po, ang bilis ng panahon. So, Pastora Grace will be coming from Sorsogon na po this week. Uuwi na po siya dahil nasa Sorsogon po siya, nag-mission trip po siya this week. So, next week po, di ba po namin alam kung si Pastora Grace na po yung magbibigay ng mensahe, at ang pag-aaralan na po natin ay Book of Ecclesiastes or Mangangaral. So dito po, mas marami po tayo mapag-aaralan kung paano mamuhay according to the ways of God. So thank you very much po. And just would like to appreciate lang po yung mga kananayan po namin, yung mga seniors po namin, na kahit seniors na ay every Sunday nandito para
pakinig ng salita ng Panginoon. Kaya we invite din po other members dito sa church if you are available every Sunday at 10 a.m. Join us and come here at church na sa ganun po, we can have a fellowship po. And we also want to acknowledge din po yung mga tao na nasa Zoom and nasa Facebook Live. Thank you very much po. And we'll see you again next week. And hayaan po natin na patuloy tayong mamuhay sa Panginoon. And before po tayo mag-end, let's congratulate din po ang ating church sa Dumaguete. Happy first anniversary po from CRCM family here sa Camarin. And sa lahat po ng CRCM, binabati po namin kayo ng maligayang anibersaryo. So, meron po tayong church sa Dumaguete and they are celebrating their first anniversary po. So, we are glad and we are hopeful that God will do great things po sa Dumaguete. And we thank you and we are blessed that you are here every Sunday para po patuloy na magkapagsaliksik ng salita ng Panginoon. So, thank you very much po sa mga kabataan. If you want to learn more, invite your classmates, invite your friends to be here every Sunday. Nang sa ganon, kayo rin ay maglalago sa pamumuhay nyo. So, thank you sa mga youth na nandito and thank you po sa mga nanay and sa mga kuya. Maraming salamat po. God bless us all. See you all po on Sunday.